Ang PNP raw po ay may bubuksan na mga cases po related to the war on drugs. Ano-anong cases po ito? Tama po, Mama, because of mga revelations po na inilabas during the Quadcom committee ay magsasagawa po ng reinvestigation po ang PNP, particularly the PNP-CIDG po. At ang nabanggit nga pong mga kaso po dyan ay yung kaso po ng pagpatay kay Ginoong Wesley Barayuga, kay allegedly na sinabi rin ni dating Lieutenant Colonel Ruyina Garma, yung allegedly pagpatay kay Mayor Halili ng Tanawan, Batangas. And of course, yung sa Espinosa case kung saan ang na-involved din doon ay aktibong pulis po. So, yan po yung mga ilan sa mga kasong bubuksan po natin. So, mga high-profile case lang ito, ma'am. Paano po yung mga kaso naman ng mga ordinary citizen? Kasi marami rin pa rin pong naghahanap ng hustisya dito po sa nangyaring di umano ay mga extrajudicial killings. Yes, ma'am. Uunahin lamang po natin ito mga kaso po na ito na nabanggit because of the new information na coming out during the Quadcom committee. But bukas po ang PNP na investigahan ilang mga kaso hanggat meron po tayo makukuha ng mga bagong information at may mga available pong evidence, ay lahat po yan ay subject for review po. Ah, okay. Paanong atake ang gagawin nyo dito, ma'am? Ano yung approach or proseso na gagawin ninyo na hindi po nagawa doon sa original o doon sa unang investigasyon na ginawa ng PNP? Unang-una po, ma'am, doon sa mga bagong impormasyon na lumalabas po ngayon ay kailangan nating kuhanan ng statement. Itong unang-una ay si Lieutenant Colonel Ruyina Garma, particularly doon sa case ni Mayor Halili kung saan na binanggit niya na a certain albotra di umano ang umamin sa kanya. So we really have to take her sworn statement about that. Yung kaso naman ni Barayuga po ay hawak na po ng PNP-CIDG. Yung sinumpaang salaysay po ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza, pati itong statement po ni Nelson Mariano. So ang ginawa po ng PNP-CIDG na siyang mangunguna po doon sa investigation na task force sa pag-iimbestiga ay hawak na po nila yung mga case folders po at nire-review po nila kung saan po ba huminto itong mga kaso po na itong nabanggit, ano-ano po yung mga evidence on record at pag-aaralan po nila at kakausapin din po yung mga naunang humawak ng mga kaso po na ito para pagtagbi-tagbiin itong mga available na information po. At with respect po dito po sa kaso ni Wesley Barayuga ay magkakaroon po ng joint investigation po ang PNP at MBI. Hindi na po separate ang investigation para mas lalong palakasin po itong mga kaso po na ito. And it is also a possibility na hindi lamang po sa kaso ni Barayuga na magkakaroon ng joint investigation ng MBI. At ang objective po nito ay mas lalong mapalakas kung ano man po yung mga kasong isasampa po natin. Anong timeline po ng PNP dito, ma'am? At kailan po ang start ng reinvestigation? Ongoing na po, ma'am, yung reinvestigation. In fact, with respect po doon sa kaso po ng Barayuga po, ay ready na po tayo na isang pa po yung kaso sa prosecutor's office po. Iniintay na lamang po natin, ma'am, yung availability po ng pamilya po ni Ginoong Wesley Barayuga para ma-review po nila yung kaso and at the same time pumirma po sila sa affidavit to support po yung pagsasampa po ng kaso. Doon po sa ibang kaso po ay ongoing po yung mga pagkukulate po ng mga dokumento at iba pang mga ebidensya po. May we know, ma'am, sino ang mga fafailan dito po sa Barayuga case? Doon po sa Barayuga case ay yung pong mga binanggit po na mga pangalan po ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Of course, si Lieutenant Colonel Santi Mendoza ay kasama po sa kakasuhan po ng murder po. Pati na rin po itong si Nelson Mariano na di umano ay ginamit ni Lieutenant Colonel Mendoza para maghanap po ng gunman na papatay po kay Wesley Barayuga. At minention din po niya itong si mga dating PNP members na si Ruyina Garma at si Edilberto Leonardo po. At of course, meron po tayong mga other John Doe's and Jane Doe's and napati na rin po yung sinasabing gunman na si alias Doloy po. Okay. Anong case, ma'am, ang ipafile po? Murder po. Murder with respect sa pagpatay po kay Ginoong Wesley Barayuga. At kung matatandaan nyo, pati po yung kanyang driver ay tinamaan din po ito sa tiyan. Subalit nabuhay po. So with respect to him ay frustrated murder naman po yung ating isasampa.
po. Tapos saan po natin ito isasampa, sir, ma'am? Sa DOJ po ay sasampa po ito, yun po yung initial na plano. Bagamat nangyari po itong kaso po na ito ay sa Mandaluyong. Mm-hmm. So I understand na ito pong mga kaso po na mga bubuksan po ay sa DOJ po planong isampa po ang mga kaso. Ah, lahat po, pati po yung na-mention po ninyo na pati yung kay Espinosa, pati kay Halili, plano rin pong sa DOJ i-file kung sakali po. Kung sa, yun po ang initial na plano po, sir. Apo. Apo. May tumugon na po ba sa PNP na mga dating PNP chief at mga dating PNP officials doon po sa panawagan ni General Marbil na linisin po yung kanilang naging partisipasyon doon sa drug war? Well, we have to make a clarification here na yung paglabas ng statement po ng ating chief PNP, si Police General Romel Marbil, ay para bigyan din naman ng pagkakataon at opportunity yung mga dating chief PNP na i-air din yung kanilang side. Kasi kung matatandaan niyo po, during the Quadcom Committee, ay very sweeping po yung binigay na statement na Rui Nagarma na sinasabing lahat ng chief PNP, particularly during the height of the PRRD administration, ay alam itong sinasabi and alleged reward system. Kaya yun ang hinikayat ng ating chief PNP for all the chief PNP who served during the Rodrigo administration to also air their side. And I understand there are at least up to 3 na former chief PNPs ang magpahayag na po ng kanilang side with respect to this case. Nang unang-una na nga po dyan si Senator Bato de la Rosa na naging chief PNP, si General Eliasar, and at pinakahuli po ay si General Albayaldi po, and all of them denied any knowledge with respect dito sa sinasabing reward system po. Mga kaserbisyo, subscribe na sa Teleradio Serbisyo YouTube channel.